dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyo yung lahat. At sumairin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman, kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman. Sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa laman, ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos, sapagkat hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Ang tinanggap ninyo ay Espiritu ng pagiging anak, at ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama, Ama ko. Ang Espiritu nga ang nagpatotoo kasama ng Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y nakikipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilain ding kasama niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating Panginoong Diyos, gaway magligtas na lubos. Ang ating Panginoong Diyos, gaway magligtas na lubos. O mag-alsa sana ang Diyos ang kaaway pakalatin, at ang mga namumuhi tumakas sa kanyang piling. Ang lahat ay nagagalak, natutuwa ang matuwid. Sa harapan nitong Diyos, galak nilay di malirip. Ang ating Panginoong Diyos, gaway magligtas na lubos. Ang Diyos na naroon sa tahanan niyang templo, tumitingin sa ulilat sanggalang ng mga balo. May tahanan siyang laan sa sinumang nalulungkot. Ang bilanggoy hinahango upang sila ay malugod.
ang ating Panginoong Diyos gaway magligtas na lubos. Purihin ang Panginoon, ang Diyos nating nagliligtas at may dala araw-araw ng pasanin nating hawak. Ang ating Diyos ay isang Diyos na ang gawa ay magligtas. Ang Diyos, ang Panginoon, Panginoon nating lahat, sa bingit ng kamatayay, hinahango tayo agad. Ang ating Panginoong Diyos, gaway magligtas ng lubos. Tumayo po ang lahat. Salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtuturo sa isang sinagoga sa araw ng pamamahinga. May isang babae roon na 18 taon nang may karamdaman gawa ng masamang espiritong nasa kaniya. Siya'y hukot na hukot at hindi na makaunat. Nang makita ni Jesus ang babae, tinawag niya ito at sinabi, "Magaling ka na sa iyong karamdaman." At ipinatong ni Jesus ang kaniyang mga kamay sa babae. Noon din nakaunat ito at nagpuri sa Diyos. Ngunit nagalit ang tagapamahala ng sinagoga sapagkat nagpagaling si Jesus sa araw ng pamamahinga. Kaya't sinabi niya sa mga tao, "May 6 na araw na inilaan upang ipagtrabaho. Pumarito kayo sa mga araw na iyan upang magpagaling at huwag sa araw ng pamamahinga." Sinagot siya ng Panginoon, "Mga mapagpaimbabaw, hindi ba't kinakalag ninyo sa sabsaba ng inyong baka o asno at dinadala sa painuman kahit araw ng pamamahinga? Ang babaeng ito na mula sa dipi ni Abraham ay ginapos ni Satanas sa loob ng 18 taon. Hindi ba dapat na siya'y kalagan kahit na araw ng pamamahinga?" Napahiya ang lahat ng kalaban ni Jesus sa sagot niyang ito. At nagalak naman ang madla sa mga kahangahangang bagay na ginawa niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ngalan po ng pari na kasama ko sa altar, si Father Frank, magandang umaga po sa inyong lahat. Atin pong purihin ang ating poong Jesus Nazareno. Sa umagang ito, sa pagsisimula ng ating araw, nawa ang salita ng Diyos ang ating maging gabay sa paglalakbay upang tayo'y makaabot na matagumpay kung ano man ang ating mithiin, misyon, hinaharap, pinapangarap, inaasam sa araw na ito. Sa atin pong ebanghelyo ay mayroon dalawang puwersa na naglalaban.
Una ay ang puwersa ng mga Pariseo at ang puwersa ng awa o pag-ibig ni Jesus. At sa kalagitnaan nito ay mayroong isang babaeng hukot na at pinahihirapan ng masamang espiritu ng 18 taon. Kumbaga, ang babaeng nasa gitna nila ang nagpakita kung papaanong ang Diyos, kung papaanong ang kaniyang kapangyarihan ay walang pipiliing araw o pagkakataon upang kaniyang ibigay. Kapag nais ng Diyos, dahil siya ang tunay na makapangyarihan, walang duda, ibibigay niya ang kailangan. Nanggaling sa kanya yung gawa nang nakita niyang ang babaeng ito ay hukot na. Ipinakita sa Ebanghelyo kung papaanong ang awa ng Diyos sa taong hindi naman humihingi pero nangangailangan ay kaniyang ibinibigay. Ano pong ibig sabihin ng hukot na? Kumbaga, ipinakita sa Ebanghelyo ang itsura na ang salitang ito ay pagpapakita na ang babae ay helpless, yung wala ng lakas sa kaniyang sariling pananaw. Yun bang siya ay parang binaluktot na ng pagkahirap, pero dahil sa awa at pag-ibig ng Diyos, siya ay nakaunat at nagpuri sa kaniya. Here comes the Pharisees. Ang galing, no? Yung Pariseo na imbis na matuwa sa himalang ginawa ng Diyos, sinisisi pa nila dahil ginawa ninyo yan sa araw ng pamamahinga. Bawal! Yun bang masyadong perfectionists ang mga Pariseo? Yun bang masyadong nakatingin sa batas na dapat ay hindi mo ginagawa sa araw ng pamahinga at doon pa sa sinagoga? Kaya ikaw ay lumalabag sa batas ni Moses na bawal gumawa ng anuman sa araw ng pamamahinga. And yet, si Jesus sa pagpapakita ng kaniyang kapangyarihan, pinagaling at ipinakita sa Pariseo kung ano ang tama at kung ano ang mabuti. Dahil ang pagiging tama, ang pagiging mabuti, ang pagiging mabait, ang pagiging maawain ay walang pipiliing oras, walang pipiliing araw, at walang pipiliing pagkakataon. Sapagkat ang tunay na Diyos ay palaging nakatingin kung ano ang kauna-unahang pangangailangan ng tao. Sa kaniyang sariling kapangyarihan, ipinakita ni Jesus kung sino ang tunay na Diyos. Sa pagkakataong iyon, kaniyang ipinakita na ang pagmamahal, awa ng Diyos ay aagos sa taong nangangailangan. Kaya po ang kaniyang kapangyarihan ay kapangyarihang hindi na mawawala sa mga taong bukas sa pagtanggap sa kaniyang biyaya. Sana po sa araw na ito ay makita natin ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay at payagan natin siyang gumawa ng himala kung kinakailangan sa anumang oras sa araw na ito at sa anumang pagkakataong
tayo ay naglalakbay, hayaan natin ang Diyos. Huwag tayong maging pariseyo. Huwag tayong maging katulad sa kanila na palaging nakatingin sa mali ng iba. Ang tingnan natin ay ang biyayang aagos ng Diyos sa pagpapasimula ng ating araw. Tanggalin natin ang ugaling pariseyo na mahilig magreklamo at mahilig tumingin sa mali ng iba. Yun bang pagiging judgmental? Tanggalin natin yun para mapalitan ng biyaya ng Diyos, para mapalitan ng pagpapagaling ng Diyos, para mapalitan ng himala ng Diyos. Dahil iyon lamang ang dapat, dahil tayo ay hukot na sa kasalanan at kailangan natin ang biyaya at kapangyarihan ng Poong Jesus Nazareno. Pagpalain tayo ng Diyos sa araw na ito. Tumayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, higit nating nauunawaan ang ating pangangailangan sa Diyos habang mas nakikilala natin siya ng lubos. Mulat sa ating kakulangan, manalangin tayo sa ating pangangailangan sa Diyos Ama. Palayain mo kami sa aming mga kahinaan, O Panginoon. Palayain mo kami sa aming mga kahinaan, O Panginoon. Ang mga pinuno ng simbahan, naway ibahagi ng buo ang kanilang buhay sa paglilingkod kay Kristo, manalangin tayo. Palayain mo kami sa aming mga kahinaan, O Panginoon. Tayo naway maging bukas ang puso at makawala tayo sa ating pagkamakasarili upang sikapin nating iabot ang kamay natin sa ating kapwa, manalangin tayo. Palayain mo kami sa aming mga kahinaan, O Panginoon. Atin nawang makita ang mukha ni Kristo sa mga dukha at naghihirap, manalangin tayo. Palayain mo kami sa aming mga kahinaan, O Panginoon. Ang mga may sakit at yaong may mga suliranin, naway mabigyang aliw at kasiyahan, manalangin tayo. Palayain mo kami sa aming mga kahinaan, O Panginoon. Ang mga yumao, naway mabuhay magpakailanman sa Diyos, manalangin tayo. Palayain mo kami sa aming mga kahinaan, O Panginoon. Panginoong Diyos, itinataas namin sa iyong pagkalinga ang aming mga intensyon. Pakinggan mo ang aming mga pagkababang panalangin at gawin mo kaming mga lingkod mo na tulad ni Jesus na nakaririnig sa hinaing na mga nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming iniyahain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sayo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhulan lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya,
ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo niyong lahat. At sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Jesus ang tunay na nagpapagaling, ang ating poong Jesus Nazareno. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Announcement. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Mabibili lamang ito sa ating parish office sa halagang 80 pesos. May karagdagang discount sa mga bulk orders. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman, sa ating healing mass and service sa darating na November 2, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan at o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladanalin niyang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisang ng aming kaligtasan. Mestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
Nuestro Padre Jesús Nazareno.